Ayan, good morning. It's malamig. Ano ata, around 13 degrees at napakalakas ng hangin. Natid ko pa lang sa bus stop yung alaga ko. Yun. And sim siya lang yung aalis din again by today. Pala kung nasa loob pa ng nare-renovate na building. Ayun, medyo tinakpan ko yung venting saucepan. Kasi dyan dumaan yung alikabo kanina as in. Hindi ko pa nga nasi-check tong room ko kung puro alikabok din siguro yung bed ko. Pumasok dyan mula dyan sa exhaust na yan. Buong kusina, tapos pupunta dun sa living room. Grabe yung binacuum ko. Grabe. Vacuum, tapos mop. Ayan, welcome back. Good evening. Evening na, almost. Almost midnight na yata, 11:45, ganyan. Katatapos ko lang maligo. Actually, hindi naman ako masyadong late natapos. Mga before 10 siguro natapos ako. Kaso lang nag-rest muna ako, nanood-nood, nagpa-relax muna ako ng aking utak bago ako nag-shower. Tapos ito na, getting ready na to sleep. And bago ako matulog, gusto ko lang i-share sa inyo kung anong nangyari maghapon. So, ayan, kaninang umaga kasi hindi ako, kasi it's Saturday today pala, by the way. And car wash day ko ngayon eh, every Saturday. Ayan, once a week lang ako nagka-car wash. And hindi ako bumaba kanina ng maaga kasi sobrang lakas ng hangin tsaka malamig. So, nagpalipas ako ng few hours kasi hindi naman gagamitin yung car. So, ginawa ko na palit-lit, naglinis na muna ako dito sa loob ng bahay habang wala pang gising sa kanila. And nag-washing, ganun. Then, mga around 9:45 siguro yun, bumaba na ako. Gising na yung amo kong lalaki. So, bumaba na ako. Pagbaba ko, kasi dito silang yung car park namin is nandito sa may likuran. Tapat na tapat dito sa inuumpisahan nilang scratch na walls outside, yung outer walls, 'di ba? For kasi 'di ba nga magre-repaint sila. So pagdating ko dun sa baba, dinig ko yung mga debris na naglalaglagan dun sa, although meron siyang sahod, may net, tapos meron siyang yung parang sako na nakasaho doon sa baba, of course, kasi for safety, para kung meron mang mga malaglag na kung ano-anong bagay, hindi siya directly tatama doon sa baba kasi delikado. So, ayun, tsaka napansin ko yung car, dinagdagan nila ng cover kasi yung amo ko, bumili na siya ng cover. Tinakpan niya na last week yung car. And then, kaninang umaga, nakita ko may other cover siya. So, dalawa na yung cover niya. Talagang medyo malaki siya na for safety. Tsaka talaga hindi siya maalikabukan. So, pagdating ko sa baba, buti dadala ko yung cellphone ko. Minessage ko naman tong amo ko. Akala ko naman eh,
nagpipay attention siya sa phone niya, hindi nanonood lang pala. Sabi ko sa kanya, kinapture ko yung sasakyan na may takip. Sabi ko sa kanya, kinover nila yung sasakyan mo. At sabi ko, do you think it's safe to wash here right now? Kasi natatakot ako eh, kasi accidents happen. Eh, nandun sa talag nasa tapat na tapat ng sasakyan niya, doon ako magka-car wash. Nandoon naman sila nag-grind. So, naghintay ako ng few minutes doon, hindi niya nasisin yung message ko, wala siyang reply. Di, ang ginawa ko, umakyat na ako. Tsaka yung guard pati sa baba, parang tumitingin siya sa akin, parang nag-aakmang sasaway niya ata ako na huwag mag-wash. Kasi nga delikado doon sa baba. But then, bago pa man siya makalapit sa akin, ayun, nag-U-turn na ako, bumalik na ako, umakyat na ako. So pag-open ko ng pintuan, sabi ko sa amo ko, ayoko mag-wash ka ako, takot ako. Ayun, sabi naman niya, okay. Eh, nung una, parang yung disagree pa siya sa akin na bakit hindi ako mag-wash ganun. Pero noong few minutes later na narinig niya naglalaglagan yung mga pieces of tawag nito, yung semento na galing sa walls dito sa baba, ayun, dumungaw siya. Tapos sabi niya, ah, ganyan pala. Sabi ko, o kaya ka ako, ayokong mag-carwa sa baba kasi talagang tapat na tapat siya, as in nandun lang sa may aposte ng building yung car niya. As in, kahit na may sahod, ano, kung halimbawa medyo may malaking tipak ng simento or what na malaglag dun, eh kung lumusot siya dun sa sahod, eh di hagip ako. Kung mas mahal ko yung buhay ko, no. So, isa lang ang buhay ko. Yung trabaho, pwede ako maghanap ng iba. Yung buhay ko, isa lang. So, ayun, sabi naman niya, okay, I understand. Sabi niya ganun. And then, ano ba bang ginawa ko? Ah, pag-akit ko pala sa taas, wala nang tao dun sa room ng panganay kong alaga. So, I took my time cleaning up yung kwarto niya. Tapos, ayun, naglinis ako doon, map, lahat-lahat. And sakto paglabas ko ng room niya, while approaching ako dito sa kitchen, nakita ko yung usok. Akala, ibang para, akala mo may sunog. Mula dito sa kitchen, papasok doon sa living room. Tapos yung amo ko nanonood ng TV, hindi niya, wala siyang kaalam-alam. Tinawag ko. Sabi ko, sir, tingnan mo. Oh, ayun, yung usok talaga na alikabok. Lumusot siya. Naka-close naman yung lahat ng mga bintana namin. As in, nakalock siya. Pero, yung vent, yung exhaust fan, eh, hindi namin na-cover siya. So, nung pag-grind dito sa may likuran ng kitchen, lahat ng alikabok talagang pumasok siya. Grabe, nasupokit ako, as in naubong-ubo ako kasi na-inhale ko yung ibang alikabok. Etong amo ko naman lalaki, nakatunga nga sa may pintuan. So hindi ako ngayon makapasok, hinayaan ko siya. Inopen niya ngayon yung exhaust fan. Inopen niya, edi syempre yun namang nag-grind na dun sa labas, sa tapat ng exhaust fan, eh dun naman bumuga yung usok. Eh, ang ginawa ko, pinatay ko yung exhaust, tapos kumuha ko ng yung plastic, kinover ko yung exhaust fan. So, ayun, much better. Tapos, nung mawala na yung alikabok, grabe! Yung buong kusina, yung floor, lahat, yung mga cabinet dito sa labas. Grabe! As in, talagang na-cover siya ng alikabok. So, yun naman ang tinrabaho ko. Vacuum ako. Buti na lang gising na silang lahat. At saka, kung tulog man sila, wala akong pakialam. At saka, ang ingay na sa labas, no? Magigising at magigising na sila. So, ayun, vacuum ako. Tapos, nagganda wipe ako nung mga display nila dun sa display cabinet sa labas. Napunasan ko lahat dahil sa grabe talaga yung alikabok. Tapos, dito, binacuum ko sa kitchen. Eh, itong room ko nasa gilid ng kitchen. Grabe yung alikabok. Actually, itong bed ko nga, hindi ko napalitan ng bedsheets. Ewan ko kung pinasok to ng alikabok. Binacuum ko naman siya lahat dito. So,
siguro okay naman ka. Ayun, grabe. So, ang work nila, nag-uumpisa sila ng 9 a.m. all the way to 5 until 6, ganun. So, kanina nag-stop sila ng around magpa 5 p.m. na siguro. So, nung nag-stop na sila, nag-clearing naman na ako. Timing naman na oras na yun ang preparation ng dinner. So, iniwan ko na muna yung mga piniprepare ko para mag-vacuum na naman, mag-mop. Tinulungan na nga ako ng amo kong lalaki. Maganda yung mood niya ngayon eh, kasi siya talaga yung voluntary nagsabi na I can help mag-mop daw. So, ayun, kinuha ko yung mop. Binasa ako, tsempi, nag-mop ko doon. Kasi natapos naman ako mag-vacuum. Nag-vacuum ako lahat-lahat doon. Tapos yung balcony, siya yung nagwalis doon. Ako na lang yung nag-mop. Tapos yung mga exhaust, yung mga gilid ng mga bintana, pinunasan ko. Kasi grabe. Grabe yung alikabok. Napakahirap pala pag ganitong ano, nagre-renovate. Yung nasa loob ka ng nire-renovate na building, grabe. Ay, Diyos ko, hindi ko. And expected na to by next week. Monday, all throughout the whole week siguro. Yung maingay, tsaka maalikabok, yung dinasabi nila. So, we'll see kung anong mangyayari. So, just konting update para may pang-upload. Ayan. Para share ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari dito sa loob ng bahay. Tsaka kung bakit napaka-busy ko, walang imig, ganun. Kasi, yun na nga yung sitwasyon namin, renovation, and nandito silang lahat, stay home. So, ayan. Bukas it's Sunday, hindi ko alam kung anong oras. Siguro lalabas ako. Lalabas ako dyan. Meet ko naman siguro yung mga friends ko sandali. But then, gusto kong mamahinga. Baka umuwi lang din ako ng maaga. So, ayun. I'll see you on my next vlog. Yun lang muna for today, guys. Maraming salamat. Thank you so much sa lahat ng suporta. God bless you. Bye-bye.